Hello guys, welcome back to my channel, Jim Bans TV. So guys, in today's video, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-cash in ng pera mula sa Palawan Pawn Shop papunta sa CoinsPH wallet natin, okay? So, bago muna tayo magsimula guys, isang reminder muna kailangan bago mag-cash in ng pera. Okay, so just be a reminder guys, bago mag-cash in ng pera ninyo sa Palawan Pawn Shop to CoinsPH wallet ay dapat ay fully verified muna. Okay? Ang inyong CoinsPH wallet. Okay? Para at least makapag-cash in tayo sa Palawan Pawn Shop. Okay guys? So, let's start guys. Okay. So, dito guys, click lang natin guys ang cash in. So, ito lang natin. Click na natin itong cash in. Okay, dito guys, makikita natin meron tayong ads funds via online transfer and partner location. Okay, dito guys, makikita natin dito yung feature in cash in option through money instant 7-Eleven. Okay, dito guys, makikita natin yung e-wallet. Okay, like coins.ph, Paymaya, GCash. Okay. Okay, so online bank transfer, may BPI, Metrobank, BDO. Okay. So, makikita natin dito guys sa remittance center. May makikita tayo dito ang Palawan Pawn Shop, M.A. Lulier, Cebuana, at iba pa. Okay, so ngayon guys, ang gusto ko is Palawan Pawn Shop, dito tayo magka-cash in. Okay, so click lang natin itong Palawan Pawn Shop. Okay, dito guys, makikita natin merong cash in amount. Okay, sa Palawan Pawn Shop fee, merong 20 pesos. But guys, just be FYI lang guys, dito guys, ang minimum lang na pang-cash in dito is 15 pesos. Okay, click lang natin ang 15 pesos. Pag what if kung 10 pesos? Okay, so sabi dito guys, amount at be at least 15 pesos. So kailangan guys, ang minimum amount dito kapag cash in sa Palawan Pawn Shop is 15 pesos. Okay? 15 pesos. Okay, so pag 15 pesos guys, makikita natin ang charge fee niya o Palawan Pawn Shop fee niya is 20 pesos. Okay? So, makikita natin sa screen, isi-share ko na lang guys kung ano yung mga charge fee o service fee. Okay? Sa screen na ibibigay ko. Okay? So, dito, kung 20 pesos, kung 500 pesos, meron pa rin tayong Palawan Pawn Shop fee o charge fee na 20 pesos. The service fee. Okay, what if kung 501? Okay, 501, meron 30 pesos. Kung 5,000 guys, kung 5,000, 30 pesos pa rin guys. Okay, so pag 5,001, 40 pesos. Okay, so kung 10,000 guys, meron pa rin 40 pesos. Okay? So, yun guys. Kung gagawin natin guys na 20,000, 40 pesos guys. Okay? 20,000, 40 pesos pa rin ang charge fee. Okay? Kung 30,000 guys, taasan pa natin lalo, 40 pesos. Okay, so I think guys, mura pa rin to guys. Okay? Kung magka-cash in tayo sa Palawan. Okay? Mura pa rin to guys. Okay? So, sa akin kasi guys, ang gusto ko is magka-cash in lang ako ngayon guys ng 2,300. I mean 2,400. Okay. 2,400. Okay, magka-cash in ako dito guys ng 2,400 pesos. Okay.
pang I think bala ko dito guys is pambayad ng bills sa Meralco. Okay, so magbabayad ako dito na guys ng Meralco bill. So so 2,400 pesos cash in ko. Ang Palawan pang Shopee ko is 30 pesos. Okay? So guys, so click ko lang tong complete cash in. Click ko lang tong complete cash in. Okay, dito guys, makikita natin almost done guys. Okay, so 2,430 within 8 hours complete payment. So ito yung mga procedures or process. O yun guys, naka-receive na rin ako ng text kay Coins. Okay, so dito yung mga procedure guys kung paano mag-cash in sa Palawan. So basahin lang natin to guys. Okay, so but before nyan guys, kailangan lang din natin tong screenshot. Okay, screenshot natin yan guys. At meron din dito example. Okay, sample. Okay, sample dito guys, para hindi tayo malito. May sample form na rin sila guys. Okay, so ito lang, ang susundan natin para hindi tayo malito. I-screenshot lang natin to guys. Okay, screenshot lang natin yan. But before yan guys, just to be reminder lang, kailangan pumunta tayo doon within 8 hours. And guys, so 8 hours to complete this payment. So kailangan makapunta tayo doon within 8 hours. Okay? Kasi guys, kung hindi tayo makapunta ng within 8 hours, mag-i-invalid yung reference number natin, guys. Okay? So napaka-importante na makapunta tayo kagad sa Palawan at makapag-send ng form within 8 hours para hindi ma-invalid yung reference number natin. Okay guys? Okay, so ngayon guys, ito guys, ito yung mga information. Okay, ngayon guys, so ngayon guys, pupunta na ako sa Palawan phone shop para at least mag-fill up na ako ng form at magka-cashin na ako ng 2,400 pesos. Okay, so ibibigay na lang kayo ng update guys after ko mag-fill up ng form. Okay, at okay, a few moments later. Hello guys, so this is for the update. So guys, kagaling ko lang guys sa Palawan Pawn Shop and successful naman yung transaction na ginawa ko and naka-receive ako ng text message. As you can see on the screen guys, yun yung sinend sa akin ng Palawan Pawn Shop. Okay, and then guys, bukod pa dyan guys, naka-receive ako ng email from coins.ph. okay, so Coins PH na successfully added na yung kinash in ko. Okay, na money sa Coins PH wallet. Okay, so ito guys, yung Palawan Express receipt, nandito guys sa screen ko. Okay, yun ngayon guys yung Palawan Express receipt. Okay, so ito guys, after nyo magbayad sa Palawan Express, ibibigay niyo to guys tong resibo na to after niyo magbayad sa Palawan. Okay, so yun lang guys, just to reminder lang guys, so don't forget na screenshot yung reference number niyo guys. So okay, so please bring one valid ID for verification purposes. Okay, so yun lang guys ang kung paano mag-cash in sa Palawan Express. So guys, kung nagustuhan nyo ang video ito guys, please like, share, comment, and subscribe. And click all notification bell button
para updated lahat kayo guys sa mga vlogs ko. Thank you guys and God bless. Stay safe guys. Thank you.